Ayan, blessed day. Tingnan na po tayo at mababasa natin itong journal ko today sa Mateo chapter 7. Ang nakuha ko po ay yung verse 24 hanggang 27, the foundation. Yan po yung aking nakita dito. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Hallelujah for this message. Ang Panginoong Hesukristo po ang nagsasalita dito sa mga talatang ito. At makikita po natin dito, sinasabi niya, ang sino mang nakikinig at sumusunod sa kanyang salita ay nagtayo ng matibay na pundasyon sa batuhan. At kung sino man ang nakinig ngunit hindi sinunod ang kanyang mga salita ay nagtayo ng kanyang pundasyon sa buhanginan. Ito po ang tinutukoy dito, yung ating pananampalataya. Saan natin ito inilalaga? Saan mo gusto itong ilaga? Sa batuhan or sa buhanginan? Sa bato or buhangin? Ano ang pipiliin mo? Ang sabi niya dito, instruction niya, ang sino mang nagtayo ng kanyang tahanan sa bato ay may matibay na pundasyon. Ang sino mang nagtayo ng kanyang tahanan sa buhangin ay mayroong mahinang pundasyon. Pagdating ng unos, magigiba ito. Ngunit ang nagtayo ng pundasyon sa bato ay mayroong matibay na pundasyon. At anumang unos, bagyo ang dumating dito ay hindi ito mawawasak. Mananatili itong nakatayo. Sa buhay po natin, nanais po na ipahihwating ng Panginoon Jesucristo sa atin na ang ating pananampalataya ay kailangan manatili sa batuhan. Manatili sa Panginoong Jesucristo. At kapag tayo ay nagtayo ng pundasyon ng ating tahanan o ng ating mga sarili sa Panginoon, kailangan po ang kanyang salita ay napakikinggan natin at nasusunod natin. Iyan po ang nais ipahiwatig ng Panginoong Jesucristo sa atin. Kapatid, you need to be a wise man para manatili, matatag ang iyong pananampalataya. Paano ka magiging wise man? Makinig ka sa salita ng Diyos at sundin mo ang kanyang mga ipinapahayag. Yan po ang katotohanan na nais bahawating ng Panginoong Jesucristo sa atin. Jesus and His Word is our firm foundation. Hallelujah sa mensaheng ito. Hindi tayo pababayaan ng Panginoong Jesucristo. Anumang bagyo ng buhay ang ating maranasan, anumang pagsubok ang dumating sa ating buhay, kailangan manatili kang nakakapakinig ng kanyang salita at sundin mo ang kanyang mga salita. Hallelujah for this message. God bless you and your family. Thank you and see you again.